Ano nga po ba ang mga nagpapabigat ng loob ng tao? At ang lahat po ng ating mga verses na babasahin ay galing sa ang bagong magandang balita, Biblia. Ang mga pampabigat ng loob. Juan 16:33. Sinabi ko ito sa inyo upang kayo magkaroon ng kapayapaan sa pakikipag-isa sa akin. Madaranas kayo ng kapighatian sa mundong ito, ngunit tibayan ninyo ang inyong loob na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Ang salita po ng Panginoong Jesus ay gusto niya na magkaroon tayo ng kapayapaan sa ating pagiging Kristiyano. Sa pakikipag-isa natin sa Kanya, sa ating espiritualidad, gusto niya kapayapaan ang dulot nito, hindi gulo. Sabi, natural, makakaranas kayo ng mga kapighatian sapagkat kayo nabubuhay sa isang magulo at maruming daigdig. Pero huwag kayo mag-alala, sapagkat natalo ko na, napagtagumpayan ko na ang lahat ng yan. At kung kayo nakikipagkasundo sa akin, nakikipag-isa, ay magkakaroon kayo ng gantimpala na nadadala dahil sa tagumpay na akin ang nakamit para sa inyo. Kung ating gagawing makikita ang sinasabi niya dito sa Juan 16, may itong-ito yon. Ang gusto ng Panginoon, tahimik ang buhay ng tao at magaan. Ano ang mga pampabigat ng loob? Ating iisa-isahin ang ilan at nang makilala natin kung ito'y totoo sa ating buhay at nagpapabigat sa ating kalooban. Una, pagkakasubo o mga kompromiso. Yung bang, sabi mo, bakit ba ako naka-oo sa hindi ko dapat oohan? Bakit ko ba natanggap yung imbitasyon? Bakit ko ba nasabing oo gagawin ko samantalang ayoko namang gawin? Bakit nga ba ako napasubo? Yung pagkakasangkot sa talagang di gusto, mabigat yan sa kalooban ng tao. Kung minsan nasangkot tayo dahil nadala lang sa kantsaw, sa pakiusap, o sa pamimilit ng kapwa at panggigipit ng iba. Napasubo ko minsan dahil sa yabang, o dahil sa hiya, o napahiya, o ayaw mapahiya, at kung ano na pang dahilan. Yan pong napapasubo na hindi naman buong-buo nating gustong gawin, mabigat sa kalooban yan. Napasubo kang, sige, paaralin ko yung anak mo, sabi mo sa iyong kaibigan, tapos napasubo ka, wala pa na silang kwentang tao, hindi ka ngayon makalaya. Pati yung mga sabi, sige, papakasal lang kita, tapos nag-iisip ka ngayon, ikakasal ka na lang bukas, nagdadalawang loob ka pa, mahirap yung pagkakasubo na yan. Tapos sabi mo, naimprenta na kasi ang imbitasyon. Yung napasubo ka sa mga sinasabi kay mga tao matatabil, madadaldal, madalas mapasubo yan eh. Kaya mabigat ang loob. Isa pa pong pampabigat ng loob, mga kapatid, pananagutan. Responsibilidad sa buhay. Nakakapagpabigat ng loob yung napatong sa yung balikat ang napakaraming mga responsibilidad. May mga responsibilidad na gusto o ginusto natin, pero nakakapagpabigat pa rin yan ng loob kahit gusto. Lalong-lalo na kung di gusto. Kung hindi naman ginusto itong responsibilidad na ito, napunta na lang bigla sa'yo. At lalong-lalo namang mabigat ito kung ayaw mo talaga. Sobrang bigat ang pananagutan na ayaw mo naman, tapos nandun. Isa pang pampabigat ng loob ay mga pilit at mga hapit na pamamaraan. Yung talagang pilit na pilit na pilit. Yung sagad na sagad ka sa iyong resources, sa pananalapi, maging sa oras o schedule. Yung halos wala ka ng masulingan. Pumagat-kagat ka sa isang napakalaking hulugan. Hulugang bahay, hulugang kotse, hulugang kung ano man. Tapos halos wala ka ng mga gasto sa iba mong pangangailangan. Isang mabigat niya na sa loob. Yung umuo ka sa napakaraming mga commitments, sa napakaraming mga schedule, tapos iisa namang katawan mo, hindi mo na mahati ang katawan mo para magawa lahat ang iyong inoohan. Mahirap yan, sagad na sagad. Mahirap sa loob. Mga bayarin, mga hulugan. Kumbaga, para kang electric fan na laging nasa 3 o 4 ang speed. Nakakapagod yun. Para kang kotse ang laging nasa tersera. Ang bilis-bilis, hindi ka na makapagpreno, hindi ka na makapag-slow down kasi kailangan lagi kang mabilis. Mabigat yan sa loob ng tao. At isa pang pampabigat ay pagdadalawang loob. Yung magkasalungat na loobin. Parehong gusto mo, yung kaliwa at yung kanan, yung taas at yung baba, o pareho mong ayaw, pero nandyan sila pareho. Na nahahati ang loob mo sa tama versus mali. Pero hayan at nag-aagawan ng iyong atensyon. Yung gusto mo versus yung ayaw mo. O kaya yung style versus another style. At litong-lito ka to do between good versus better. Yan ay mga mahirap lahat na iproseso at nagpapabigat ng loob. Roma 7:20. Sapagkat hindi ko ginagawa ang mabuting gusto ko, ang masamang hindi ko gusto, ang siya kong ginagawa. So napakabigat sa loob yun ah.
yung alam nyo ang tama, gusto nyo gawin ang tama, pero ang laging ending, ang nagagawa nyo mali. Mabigat sa loob yun. Isa pang pampabigat ng ating kalooban, ay paglabag sa atin mismo ang sariling kalooban. At least yung paggawa ng mabuti, pareho rin naman talaga niyang gustong gawin yun, kaya siya ay nalilito. At yung paggawa ng masama, parehong gustong gawin ng tao, kuminsan niya, yung masama at mabuti. Kaya nagdadalawang loob ka. Pero ang mahirap, yung meron ka talagang gustong gusto, ito talaga ang isinisigaw ng iyong kalooban, tapos nilalabag mo yon, nilalabanan mo yon at iba ang iyong ginagawa. Maybe dahil nga napasubo ka, dahil may responsibilidad ka, dahil napilitan ka. Mabigat sa loob ng tao yung pagsalungat sa malinaw niyang gusto, sa malinaw niyang paniniwala at paninindigan. At kuminsan yan ay dahil sa interes o pakinabang. Halimbawa, mahal na mahal ng isang dalaga ang kanyang katawan, pero itinitinda niya ang kanyang laman dahil meron siyang magiging pakinabang na financial. Kaya ayaw na ayaw mo na ginagawa mo, pero ginagawa mo pa rin. Si Pilato, ganyan-ganyan ang nangyari. Kitang-kita niya na si Jesus ay walang kasalanan, at sinabi niya yung walang kasalanan ng tao ito, wala akong makitang mali. Pero hinatulan pa rin niyang mapako sa krus dahil yung interest niya nakataya, yung kanyang political career. Baka magkagulo, ma-demote siya sa pagiging gobernador, minabuti na lang niyang ipapako si Jesus. Mateo 27:24. Nang makita ni Pilato na wala siyang magagawa, at malamang pa'y magkagulo, nagpakuha siya ng tubig at naghugas ng kamay sa harap ng mga tao. Wala akong pananagutan sa dugo ng taong yan, ito'y pananagutan ninyo, sabi niya. Sabi lang niya. Pero anong tatanggalin na kasalanan ng tubig na pinanghugas niya sa kanyang kamay? Litong-lito siya, mabigat sa kanyang loob sapagkat nilalabag niya ang sarili niyang budhi. Gano'ng karami sa atin mga kapatid ang nagkakaroon ng sakit ang ating isip, ang ating emosyon, dahil mismong budhi na natin, nilalabag pa natin. Kung hindi mo na sinusunod ang sarili mong kalooban, ano ka pang uri ng tao? Kung talaga yun ang kalooban mo, hindi mo pa masunod-sunod. Roma 14:23, ngunit ang sino mang kumakain sa kabila ng kanyang pag-alinlangan ay nagkakasala, sapagkat hindi siya nagiging tapat sa kanyang paniniwala. Kasalanan ang paglabag sa sariling paniniwala. Pinag-uusapan dito yung mga pagkain bawal at hindi. So naniniwala ka palang bawal, tapos kinain mo pa rin, kasalanan. O kaya hindi ka naman naniniwalang bawal, tapos ayaw mong kainin dahil sabi na iba bawal, nilalabag mo pa rin ang sarili mong paniniwala. Nahahati ka, hindi ka buo. At ang gusto ng Panginoong Diyos, tayo'y buo, buo ang loob, tayo'y isa. Yung tema ng pagiging isa, napakahalaga yan sa Biblia. God puts a lot of premium on the theme of oneness, of unity. Kaya sabi ni Jesus, I and the Father are one, you are one with me, therefore you are one with the Father. So ayaw niyo nang nakahati, pati yung pananalig na kalahati, ayaw ng Diyos. Dapat buo ang iyong pananalig, wala ka daw mapapala kung hati ang iyong pananalig. Mabigat yung hati. Kaya kung ano man ang humahati sa inyong buhay, mga kapatid, habang may nalalabi pang panahon, magpasya kayo. Hindi pwedeng hati ang buhay natin lagi. Hati ang pag-ibig, hati here nor there. Sabi nga nila, a rolling stone gathers no moss. Kailangan manahimik ka doon para magkaroon ka ng lumot na tutubo sa iyo kung gusto mong meron, kung ikaw ay bato. Ano po ang mga pampagaan ng loob sa buhay? At muli, pinag-uusapan natin ang lahat ng ito dahil ang kalooban ng Panginoong Jesus, ang kanyang mga anak ay magaan ang loob. Magaan ang pasan. Yan ang blessing na dala niya. Kung ikinakristo na, bigat-bigat pa rin ang loob mo. May dapat kang gawin kapatid dahil hindi ka nakakaroon ng benepisyo doon sa gusto ng Panginoong Jesus na maranasan mo sa buhay. Para gumaan ang loob, una, alamin at tiyakin, suriin kung ano ba ang niloloob natin. Ano ba talaga ang ating pinaniniwalaan? Ano ba talaga ating ibig? Ano ba ang uunahin sa buhay? Ano ang pagtutuunan ng pansin? Ano ang ipamumuhay natin? What are we going to stand for? Kailangan malinaw na yon. Pag ang tao lampas na sa 20, 25, 26, 27, dapat alam na niya kung ano siya, sino siya, anong gusto niya sa buhay, anong titindigan niya, anong ipaglalaban niya, at anong palalampasin na lang niya. Santiago 5:12, sapat nang sabihin ninyo oo kung oo at hindi kung hindi. Ibig sabihin malinaw. Malinaw sa iyo kung anong gusto mo tayo mo at malinaw din sa iba at nililinaw mo yun. Para yung oo mo, oo na, alam nila. Yung hindi, hindi. Hindi yung hindi mo, mamaya, nahihikayat kang gawing oo. Ayaw ng kalooban mo, nag-oo yung bibig mo, pinagbibigyan mo yung iba, ang tinalikuran mo ay sarili mong paninindigan sa buhay.
So ikaw ngayon itong hindi makatulog, pabiling-biling ka sa higaan, ikaw ang nawalan ng ganang kumain, at yung inoohan mo, sarap na sarap, dahil nakuha niya sa iyo yung oong gusto niya na ayaw mo namang ibigay. Kailangan malinaw sa iyo kung alin ang oo, alin ang hindi. Josue 24:15. At kung ayaw ninyong maglingkod kay Yahweh, pumili kayo kung ngayon kung sino ang inyong paglilingkuran. Ngunit para sa akin at ang aking sambahayan, kay Yahweh kami maglilingkod, sinabi ni Joshua. Sabi, magpasya kayo. Ito yung dito kayo ngayon, doon kayo bukas, paiba-iba kayo ng isip. Kung doon kayo, doon. Kung dito, dito. Ganon din yung church membership mga kapatid. Kung doon ka, doon ka. Dito ka, dito ka. Kung dito ka, lagay mo na yung loob mo, ipalagay mo na, yakapin mo na buong buo. Ito yung lagi ka nag-iisip, lagi kang nalilito, buong buhay. Pagulong-gulong ka na lang, wala ka ng kinalagyan. Unang Hari, 18:21. Lumapit si Elias at sinabi sa taong bayan, hanggang kailan pa kayo mag-aalinlangan? Kung si Yahweh ang tunay na Diyos, siyang sundin ninyo. At kung si Baal naman, kay Baal kayo maglingkod. Okay, sa gitna. Be certain about your will. Be certain about your belief. And stand for it. As a person who stands for nothing will fall for everything. Pag wala kang pinaninindigan, lagi kang matutumba, lagi kang mahuhulog, lagi kang madarapa. Pampagaan ng loob, mga kapatid, sundin ang kalooban, lalo na't mabuti. Huwag hatiin ang loob. At yan kung minsan, ang hirap natin mga Pilipino, sobra tayong magandang loob, mababang loob, mapagkawang gawa, mabait, mapagbigay. Maraming beses, ang ginagawa natin yung gusto ng iba, hindi yung gusto natin. Kaya ikaw nakakabulutong, ikaw nakakakulugo, ikaw nakakaroon ng mga sarisaring mga pekas at pantal at mga kung ano-anong allergy. Kasi kalaban mo yung sarili mo. Hindi yung gusto mong nagagawa. Lagi ka nalang sunod-sunuran, mapagbigay. Pahayag 3:15-16, katulad ng sinasabi doon sa mensahe sa iglesia sa Laodicea. Nalalaman ko ang ginagawa mo, sabi ng Diyos. Alam kong hindi. Higit na mabuti kung ikaw ay malamig o mainit. Ngunit dahil sa ikaw ay maligam-gam, hindi mainit ni malamig, isusuka kita. Inasabi ng Diyos. Kumbaga sa pagkain na medyo lukewarm yung halo-halo, dapat malamig yun eh. Yung sopas dapat mainit. Hindi dapat yun maligam-gam. No? Sabi, ayoko ng ganyan. Linawin mo kung maka-Diyos ka o hindi. Mas madali pa linaw na kasalanan ka o malinaw na malinaw na banal ka kesa palipat-lipat ka doon sa dalawa. Nakakalito yon. Alubog. Alam niyang Kaya pag pinag-aralan po natin yung mga pagtuturo ng Panginoon, ang pinakamadaling tumanggap sa Kanya yung mga malilinaw na makasalanan at yung mga malilinaw na maka-Diyos. Ang laging nalilito yung makasalanan ngayon, bukas hindi, makasalanan naman mamaya, mamaya banal. Yun ang nalilito na banal siya, hindi malinaw na makasalanan kesa doon sa mga malabo. Madali pang pagdalhan ang salita ng Diyos, yung talagang masama o yung talagang mabuti, kesa dun sa alangan. Dapat malinaw kung saan nakatayo ang tao at sinusunod ang kalooban. Isa pa pong pampagaan, palayain ang sarili sa mga pananagutang ayaw. May pananagutan kayo, ayaw nyo naman, palayain yung sarili nyo. Huwag kayong umasa na papalayain kayo nung bumihag sa inyo. Binihag na kayo para kayo maging tau-tauhan, para gusto niya ang masunod. Tapos, hindi niyo naman pinapalaya ang sarili niyo. Umaasa dalaki sa awa nila. Paano mangyayari yun? Binihag na kayo. Bihirang-bihirang mga bansa na binihag ng ibang malalakas sa bansa, ang kusang pinagkalooban ng kalayaan. Ang lahat ay nag-alsa, nag-yamagsik para sila makalaya. Pangalawang Timoteo 4:9-11. Sikapin mong makapunta dito sa lalong madaling panahon, sabi ni Pablo. Iniwan na ako ni Demas dahil sa pagkakamahumaling niya sa sanlibutan. Pumunta siya sa Thessalonica. Si Crescente naman ay nagpunta sa Galacia at si Tito sa Dalmatia. Si Lucas na lang ang kasama ko rito. Hanapin mo si Marcos at isama mo rito sapagkat malaki ang maitutulong niya sa aking gawain. Ano po ang ginawa ng mga kasama ni Paul? Hindi nila makasundo si Paul. E di humiwalay sila. Bakit ka magpipilit na kasama sa hindi mo na makasundo? Malaya ka naman. Marami namang espasyo sa mundo. So for better or for worse, Paul's companions freed themselves from him.
At pag binasa nyo ang buong New Testament, napakaraming nakagalit ni Paul. No? Napakaraming hindi niya nakasundo sa style. Ang ginawa ng mga iba, umiwalay. Bakit nga naman pipilitin yung magkasama kayo, hindi naman kayo magkasundo? No? Kaya, kailangan ng tao, alam mo kung anong ayaw mo, at kung kaya mo, the moral law of God and the legal law of the land permit you to set yourself free, then set yourself free. Iisa ang buhay mo, alaga namang ibuhay mo yan sa lilim ng anino ng iba. Ngayon, masarap sumilong sa anino ng iba kung gusto nyong gawin yun. Gusto nyo siya, gusto nyo yung style niya, mahal nyo siya, pero ayaw nyo, ba't kayo nagsisiksik dyan? Kailangan kayong lumaya. Deuteronomy 24:1. Kung mag-asawa ang isang lalaki, ngunit dumating ang panahon na ayaw na niya sa babae, dahil may natuklasan siya rito ang hindi kaaya-aya, at gumawa siya ng kasulatan ng paghihiwalay, ibinigay niya ito sa babae at pinalayas ito sa kanyang pamamahay, in other words, divorce na sila. Pinayagan ito ng batas ni Moises, ngunit ito'y tiniligsa ni Jesus. At hindi yan ang lesson natin ngayon, kung tama yun o mali. Ang pinag-uusapan natin dito, hindi magkasundo, naghiwalay. At pinayagan ang batas ni Moses. Sasayangin nga ba naman nila ang buhay nila sa kasama ang isang taong talaga namang kinasusuklaman nila, kinamumuhian, o ayaw na ayaw pala nila. Diba? Iisa yung buhay mo. Paano yon? Hindi natin yan ngayon kinokondemo, ina-endorse. Ang sinasabi lang natin, indeed there are examples in the Bible, even the law of Moses permitted that people be set free from such a commitment because they are wasting their lives living with people that they do not really like to live with. Isa pa pong dapat ay palayain ang sarili sa pananagutang di naman kailangan. You set yourself free from commitments that you don't like. You set yourself free from commitments that are needless, not necessary. Hukom 11, 30-31 at 34. Sumumpa si Jephtha kay Yahweh ng ganito, kapag pinagtagumpay ninyo ako laban sa mga Ammonita, susunugin ko bilang handog sa inyo ang unang lalabas sa aking bahay at sasalubong sa akin pag-uwi ko. Pambihirang pangako yan. Sabi niya, Diyos ko, papanalunin niyo lang sa gera. Pag-uwi ko, ang unang lumabas ng bahay na sumalubong, susunugin ko, ihandog ko po sa inyo. Verse 32, sinalakay nga ni Jephtha ang mga Ammonita at pinagtagumpay siya ni Yahweh. Nang magbalik si Jephtha sa Mispa, sinalubong siya ng anak niyang babae na sumasayaw sa saliw ng tamburin. Siya ang kaisa-isang anak ni Jephtha. At alam niya nangyari, patay kang bata. Ang nangyari talaga sa batang yon. Pinatay nitong si Jephtha sapagkat pangako niya sa Diyos, yun ang una niyang papatayin, yung unang lumabas. Ang tanong dito, pinapangako ba siya ng Diyos noon? Hindi naman. Siya itong naghusang mangako. So huwag umimbento, mga kapatid. Minsan, sumpa ka ng sumpa sa Diyos, hindi ka naman pinapasumpa. Diyos ko, bigyan niyo lang po ako ng trabaho, talaga pong ibibigay ko ang buong sweldo ko sa church. Nung nagkatrabaho, joke. Hindi ka naman pinapapangako, kung hindi mo naman talaga gustong mangako, ayaw mong gawin, huwag ka na lang mangako. Pumasa ka na lang sa grasya, ba't ka na lang makikipag-trade sa Diyos, makikipag-palitan ka pa ng pabor, hindi mo naman pala gagawin yung parte mo. Kaya mahirap yung pangako ng pangako, salita ng salita. Palayain ang sarili sa di naman kailangan na mga pananagutan. At palayain ang sarili sa mga pananagutang di kapakipakinabang. Lalong-lalo ang mga pananagutang magpapahamak sa'yo. Kailangan palayain mo ang sarili mo dyan. Kawikaan 22, 26 hanggang 27. Huwag kang mangangako para sa utang ng iba ni gumarantiya para sa kanya. Kapag hindi ka nakabayad, hindi ba't kukunin pati ang higaan mo? Sa kanila pong kultura, ang kahuli-hulihan mo ng kagamitan na pwedeng kunin, higaan. Pero pagka may uutang, nag-garanti ka, pati higaan mo, maiilit. Malaking papabigat ng loob ang pagiging garantor. Di ba kakabakaba kayo? May kukuha ng loan, garantor kayo? Kakabakaba kayo? Siyempre, yung magpapapirma sa inyo, kukuha sa inyo na garantor, ang bait-bait niyan, may dala pang buko pa eh. Pagka magpapapirma sa inyo. Pero pag bayaran na tumakbo, naku, hindi kanyang pagbubuksan ng pinto pag dumating ka sa bahay niya. Hindi niya sasagutin ang text mo. Lagi siyang low back pag ikaw ang tatawag.
Mahusay na mahusay siyempre yung mangungutang o magkakuha sa'yo ng guarantor habang kailangan ka. Pero pag nakapirma ka na doon, ikaw na ngayon ang di mapakali sa buhay. So bakit mo hindi palalayain ang sarili mo dyan? Una, kailangan huwag mong gawin yan. O kaya kung talagang kailangan gawin mo dahil ang bait mo, humanda ka na magbayad. Huwag kang magtaka later. Pwede mong gawin yan. May magtatanong, pastor, hindi po ba dapat matulungin tayo? O sige, tumulong kayo. Pero ang ilagay niyo na sa isip niyo, hindi yan magbabayad. Kayo ang magbabayad. Ngayon, kung hindi ko handang gawin yon, eh huwag ka na magpakabait ngayon dahil lalabas din yung natural mo pagdating ng araw. Sisingilin mo rin yan. Susumbatan mo rin yan. Aawayin mo rin yan. Idedemanda mo rin yan. Huwag ka na magbait-baitan ngayon kung hindi mo naman talagang kayang pangatawanan pagka sinuba ka. Kasi ang tunay na mabait, sinuba ka, sabihin mo, praise God. Ngayon, kung hindi mo kayang gawin yun, huwag ka na magbait-baitan ngayon, ilabas mo rin totoo. Hindi ka pa mapapahamak. Kawikaan 6, 1 hanggang 5. Aking anak, sa utang ng iba, ikaw ay nananagot? So nagtatanong, sa utang ba ng iba, ikaw ay nananagot? Ikaw ba ay nangako sa utang niya ay nasangkot? Kung gayon ay nasasakop ka ng kanyang pagpapasya. Ngunit ito ang gawin mo nang makaiwas sa problema. Ikaw ay magbadali, sa kanya ay makiusap. Sabihin mong pawalan ka sa napasukan mong bitag. Huwag kang titigil, huwag kang maglulubay, ni huwag kang iidlip hanggang walang kalayaan. Iligtas ang sarili mo, parang usang tumatakas, at tulad niyong ibong sa kulong ay umaalpas. Ano sinasabi sa atin ng Proverbs? Kung napasubo ka, nag-garanti ka na, ngayon mo lang nakita itong verse na to. Bible study ka ng Bible study, hindi mo ito nabasa. Diba? Sabi, gawin mo ito, bago siya mag 1, 2, 3, bawiin mong usapan. Kung naging guarantor ka sa iba, bawiin mo yan. Gawin mo ang magagawa. Huwag kang magpahinga. Huwag kang matulog. Gawin mo yan. Dahil pag hindi mo ginawa yan, hindi ka rin makakapagpahinga, hindi ka rin makakatulog dahil napahama ka. So, gawin mo na ngayon. Kailangan din mga kapatid, palayain ang sarili sa mga tao, sa mga sitwasyon at mga kalagayang pampabigat sa iyo. Mga taong mapaniil, mapangalipin. People who consume you. You must set yourself free from people who consume you. People who consume your time. People who consume your talent and your treasure. And you know that they are leeches just sucking your blood. Kailangan, huwag kang magmaang-maangan at palayain mo ang iyong sarili dyan. You know, there are people who consume us. Laging hindi mo gusto ang nasusunod, gusto niya. Kakain kayo, yung gusto niyang kakainin nyo, hindi yung gusto mo. Mamamasyal kayo, yung gusto niyang pasyalan ang pupuntahan nyo. Yung hindi yung gusto mo. Hindi bali sana kung lagi siyang gumagastos, edi makiayong ka na lang. No? Dahil siya naman pala itong gumagastos. Ganun talaga yung nalilibre. No? Kung ang gusto niya halo-halo, kahit namamalat ka, kain ka naman ng halo-halo. Libre naman. Kaya kung gusto mong may kalayaan ka, huwag ka nagpapalibre. Alam niyo yung mahilig sa libre, yan ang nawawala ng kalayaan. Yan ang nabubuhay sa anino ng iba. Nawawala ng sariling anino. Pero gusto mong maging malaya, pwede yon. Sa katunayan, yun ang mensahe ng New Testament, kalayaan. Galatia 5:1, malaya na tayo dahil pinalaya tayo ni Kristo. Kaya magpakatatag kayo at huwag nang paalipin pang muli. Paalipin saan? Sa kasalanan. At kung i-stretch natin yung application, paalipin din sa kapwa-tao dahil isa na lang ang Lord, si Jesus. Bakit ka papaalipin sa iba? Pero pag naghahangad ka lagi sa kayamanan ng iba, magiging alipin ka. Kaya yun pong walang paghahangad sa kayamanan ng iba, kahit siya mahirap, hindi siya alipin. Dahil hindi ka slave of your desire. Juan 8:3, dumating noon ang mga tagapagturo ng kautusan at mga pariseo na may dalang isang babaeng nahuli sa pangangalon niya. Iniharap ito sa karamihan at sa katunayan ay gustong batuhin hanggang mamatay. Bagamat hindi natin sasabing tama, mabuti yung pangangalon niya, ang point ay yun ang napala ng babaeng sumali sa sekta na yon. Yan ang napala niya nang sumali sa kongregasyon o relihiyon na malapulis. Nung siya ay nagtatithe and offering, sister. Nung siya ay nagbo-volunteer work, sister. Nung nagkasala siya, gustong batuhin. Gustong itiwalag. Yan ang napala mo, sumali ka sa ganyang sekta. Mabuti lang sila sa iyo habang ikaw ay holy-holy. Pag nadapa ka, ay tatapakan ka, papatayin ka, eh problema mo yan. Especially if you're in a free country, why subject yourself to such oppression? So, pinipili mo rin kung sa kasumasali. Ba't ka sasali dun sa nakangiti lang sila sa'yo habang mabuti ka at malinis at pag nadapa ka nagkamali, kakarnihin ka nila. Bakit mo pipiliin ang ganung uri ng grupo?
Nasa sayo yan. No? Isang dakilang pampagaan sa buhay, mga kapatid. Tanggapin ang di talaga kayang baguhin. Napakarami natin pinag-usapan kanina pa. Baguhin ang dapat baguhin, palayain ang sarili, bawiin ang mga pangako habang hindi ka napapako pa, ay bawiin mo yan, palayain ang sarili. Pero may mga bagay na at least for the meantime and for the time being, you cannot change. You can only have comfort if you would accept them as a part of your reality at the present time. May mga bagay na hindi natin kayang baguhin ngayon. Maaaring mabago bukas sa darating na panahon, pero hindi pa pwede. So para ka matahimik, gumaan ang loob, tanggapin. Baguhin ang pwedeng baguhin at tanggapin ang talagang hindi pwedeng baguhin sa oras na ito. May mga bagay na huwag mo nang problemahin. Kasi given, wala kang magagawa. Yung pinaproblema mo sobra, halimbawa, yung bone structure mo, ano magagawa mo dyan? Pinaproblema mo ang iyong height, anong magagawa mo dyan? Sobrang mong pinaproblema yung genetics mo, na kayo'y lahi na nakakaroon ng hika, eh talagang ganun, anong magagawa mo? Meron kayo sa lahi nyo na ganito at ganun, lahi kayo ng mga laging nadadala sa Mandaluyong. Oh, edi magbaon ka, nang makakain mo pag nadala ka doon, eh, yan ang realidad mo eh. No? Unang Korinto 7:21, ikaw ba isang alipin ang tawagin ka ng Diyos? Huwag mong intindihin yun. Ngunit kung may pagkakataon ka maging isang malaya, samantalahin mo. Nakatingin yung principle, meron kang hindi kayang baguhin, tanggapin mo na lang. Pero habang kaya mo, di baguhin mo. Pero kung talagang di kaya, huwag kang sumuntok sa pader. Huwag kang sumuntok sa buwan. Walang mangyayari, mapapagod ka lang. Filipos 4:11, natutunan ko ng masyahan, maging anuman ang aking kalagayan. So do your best, and then, enjoy the rest. Accept what cannot be changed. Pampagaan ng loob, piliin ang mas magaan sa mga magkasalungat na kagustuhan at mga magkasalungat na kabigatan. Halimbawa, meron kayong options, nalilito kayo, piliin nyo, dalapin nyo, madali. Kahit naman alin ang piliin mo. Litong-lito ka dalaga, sa dami naman liligaw, pare-pareho lang naman silang umiibig sa'yo, edi ang tanggapin mo yung iniibig mo. Kung sabihin kawawa naman siya, diba? So, ibibigay mo ang iyong puso. Eh, paano kami rapist na nagnanasa sa'yo? Kawawa naman, pagbigyan mo na. Kung may papamigay yung sarili mo dahil naaawa ka, nung hindi mo ginagawang charity yan. Make the best choice. Binigyan tayo ng Diyos ng utak para gamitin. Deuteronomy 30:19, saksi ko ang langit at ang lupa na ngayon inilalahad ko sa inyo ang buhay o kamatayan at ang pagpapala o sumpa. Kaya piliin ninyo ang buhay para kayo at ang inyong lahi ay mabuhay ng matagal. So what was being offered to the people? Good or bad? Life or death? Sabi, pumili kayong mabuti. Life is a matter of... Pasya ko sa sarili, ako'y maging masunurin. Sa batas mo, ang pansin ko ay doon ko ibabaling. Ito'y isang pasya. Magpapasya ka maging makadiyos o makademonyo. Totoo, mahirap maging mabuti. Pero mahirap din namang maging masama eh. Pareho lang mahirap yan. Dito ka na sa mabuti. Pag pareho lang mahirap, ang gawin niyong mabuti. Huwag nang malito pa. Filipos 1:23-24. Sabi ni Pablo, may pagtatalo sa loob ko. Gusto ko nang pumanaw sa mundong ito upang makapiling ni Kristo. Sapagkat ito ang lalong mabuti para sa akin. Ngunit alang-alang sa inyo, mas kailangan pang manatili ako sa buhay na ito. Sabi niya, mamatay ako, gusto ko na, kasama ko na ang Diyos. Pero kailangan niyo pa ako, so mabubuhay pa ako dito para sa inyo. So these are choices, no? At pampaganang loob, 5, mas gawin ang magaan sa loob. Mas magawin ang nagpapagaan ng loob. Anong ibig natin sabihin, mga kapatid? Araw-araw, pipili ka kung magiging malungkot ka o masaya, kung magiging mahigpit ka o mapagbigay, pipili ka upang maging mabuti ka o masama, ang piliin mo yung mas magpapagaan ng buhay, yung mas magpapasarap ng buhay. At sabi ng mga ngaral, Siyam, magpakaligaya ka sa piling ng babaeng yung minamahal habang ikay nabubuhay sa mundong ito, sapagkat iyon ang iyong bahagi at bunga ng iyong pinagpaguran sa maikling buhay na ito.
So may choice ka, magpaligaya ka, magpakaligaya ka sa feeling ng iyong asawa. Pwede ka rin naman makipagpaligaya sa feeling ng iyong kulasisi. Pero hati ka, diba? Katulad yan, malapit na naman ang Valentine's Day, o ano, may post-Valentine, may pre-Valentine date ka, may pang February 11. Ngayon, kung January 31 ka-date ka na, ang layo mo naman sa tunay na petsa, siguro number 7 ka lang. So, bakit mo ibibigay ang buong-buong buhay mo sa isang taong kalahati lang niya ang binibigay sa'yo? Di ka balugi nun. Eh, kung 1/4 lang niya. So, kailangan ng tao, kanya rin pinagtatagumpayan ang kanyang emosyon. Nahulog na kasi ang loob ko. Hulog na ang loob ko nung malaman kong 7 na pala ang asawa niya. Kaya pwede na sa akin ikawalo. Nahulog pala yung loob mo, di umahong ka. Di ba? Bumangon ka, sa tulog ng Diyos, makakaahon ka dyan. Huwag mong ibigay ang buong buhay mo sa taong hindi ka naman niya nasusuklian ng buong buhay din niya. Lugi ka. Lagi ka na lang na ang Pasko mo sa 3 Kings. Eh wala na sa kalendaryo yung 3 Kings ngayon. Diba? Lagi ka na lang pang bisperas. So paano yun? Lugi ka. Mangangaral 3:12. Alam kong walang pinakamabuti sa tao kundi magpakaligaya at gawin ang pinakamabuti habang siya nabubuhay. Mabuti naman magkasunod ng sinabing magpakaligaya at magpakabuti. Kasi ibig sabihin, pwera yung pagpapakaligaya sa hindi mabuti. Pero sabi niya, basta mabuti o basta hindi masama, magpakaligaya ka. Sasandali ang buhay mo, maglulungkot-lungkot ka pa. Ang daming sine, 1, 2, 3, 4, doon ka papapasok sa iyakan. Uuwi ka, mabigat ang loob mo, namumugto ang mata mo matapos mong magbayad. Eh, pinili mo maging malungkot. Problema mo yan. Ang dami-daming panonoorin mo, may horror, doon ka pa sa horror pumasok. Tumaas ang presyon mo, nagka-heart attack ka pa, takot na takot ka, at nasa bahay ka na, nakikita mo pa yung anino nung nasa sino. Ba't ka nagbayad? Ba't mo pinapahirapan ang sarili mo? Choice mo yan. Sabi, ang iksi ng buhay ko, konti ang panahon, tuwing may choice ka, ang gawin mo yung masaya. Yung maganda. Pupunta ka sa kasal ng may kasal dahil uso sa mga nagpapauso, nakaitim ka pa. Ang dami-daming kulay sa mundo, nakaitim ka sa kasal. May mga ganon, walang konsiderasyon, no? Kung bagay sa kanila, gusto lang i-display ang maputi nilang kutis para silang chessboard, black and white yung kanilang balat at yung damit. Wala silang pakialam na sa pinuntahan nilang okasyon. Pipili ka sa saya, lulungkot, masaya ka na. Mahirap bang isipin yun? Mangangaralabing 1:8. Kung ang tao ay mabubuhay ng matagal, dapat niyang ikagalak yun. Kita niyo? Kung ang tao ay mabubuhay ng matagal, ibig sabihin, magkakaroon ng maraming birthdays, dapat niyang ikagalak yun. Ngayon, nagbe-birthday ka, tinatago mo yung edad mo. Ilan taon na po kayo? 55. Eh, parang sinabi mo, Diyos ko, patayin mo na ako habang bata pa ako para hindi ko kailangan magsinungaling tungkol sa edad ko kung tumatanda akong buhay pa. Sabi, ipag-ikagalak mo yan, ipagsigaw na sa buong mundo, 75 na ako, 65, buhay pa. Yung iba nga, fetus pa lang, namatay na eh. Tapos itatago mo yung edad, ano yun? Ikagalak mo yung buhay mo, sabi ganon. Yung, hi, buhay. Ba't kayo bumubuntong hininga at buhay pa kayo? Di ba? Dapat ipasalamat yan. Ngunit, sabi, alalahanin niyang ang darating na panahon ng kadiliman ay mas mahaba. Anong sinasabi dito, mga kapatid? By virtue of statistics and by virtue of realities in life, there will be longer times of sorrow in life than happiness. So, anong sinasabi dito? Sa mga panahon na masaya ka at pwede kang maging masaya, samantalahin mo yun, magpakasaya ka. Dahil kahit ayaw mo, may darating na malungkot na panahon. Pag dumating na lang yun, di mo na maiwasan at di mo mabago, doon ka na lang magpakalungkot. Pero habang pwede mong pasayahin, pasayahin mo. Kasi konti yung mga kasiyahan. Kaya pagaanin ang lahat ng pwedeng pagaanin, paligayahin ang lahat ng pwedeng paligayahin. Kung mabigat ang loob, madalas may alagang lihim, may alagang kasalanan, may alagang atraso. Malakas magpabigat ng loob yung alaga mong atraso. Kaya ang sabi sa awit 32:1-5, mapalad ang taong pinatawad na ang kasalanan. Nang hindi ko pa naihayag ang aking mga sala, ako'y nanghina sa maghapong pagluha. Sa araw at gabi, ako'y iyong pinarusahan. Wala nang natin ang lakas sa katawan, parang hamog na natuyo sa init ng tagaraw. Kaya't ang kasalanan ko'y aking inamin. Mga pagkakamali ko'y hindi na inilihim.
ako'y nagpasyang sa iyo'y ipagtapat ang mga sala ko'y pinatawad mong lahat. Napakalakas magpaginhawa ang pagtatapat, ang paghingi ng tawad, ang pag-amin sa pagkukulang at pagkakasala. Kaya yung humble, blessing daw yan eh. Kasi madali kang umamin ng mali. Di nakakalaya ka. Yung madali kang magsabing sorry, kasi pag sinabi mong sorry, patawarin ka mat-hindi, lumuwag ang loob mo. Kesa yung ikaw mismo yung hindi ka nagsosorry, pero alam mong dapat ka mag-sorry, ang sikip sa dibdib yun. At ang tao naman, may espiritu ng Diyos eh, may konsyensya. Kaya pag alam mong malikat, hindi ka humihingi ng tawad, ang bigat ng loob. Sabi dito sa awit at lumod dalawa, nang ipagtapat ko at ihingi ko ng tawad, pinatawad mo naman ako, pinalaya mo ako, gumaan ang aking loob. Ngayon, eto ang tanong. Ikaw ay isang lalaking may asawa na antagal mo na palang pinagtaksilan yung asawa mo. Tapos sa tapos na yon, ipagtatapat mo pa ba ngayon? Kung gusto mong gumaan ang loob mo, ipagtapat mo, pero inilipat mo sa kanya yung bigat. Dahil siya naman yung biglang bumigat at lumungkot. Maraming ganun, gumaan lang ang loob, ipagtatapat, lumipat sa kabila. No? Tapos na pala, ba't uungkatin mo pa? Hindi ikaw ngayon na magdala. Pagtapat mo sa Diyos, ba't ililipat mo sa pobre mong asawa yung alalahanin? Ang saya sa niya, pinagmamalaki sa mga pinsan niya na talagang ikaw ay good boy, yung pala, hindi. No? So mahirap yan. Kaya kung maiiwasan natin na gawin yan, iwasan na nang wala kang dapat ipagtapat. But then, it is your choice. Pero tuwing tayo hihinga at nagtatapat, tatandaan natin, nililipat natin sa kabila yung bigat. Kaya ang Diyos, kaya tayo nagtatapat ng kasalanan, humihingi ng tawad, yun ang pinasan ni Kristo na krus. Pinagaan ang dala natin dahil siya nagpasan. Nilinis tayo dahil sa kanya pumunta yung dumi. Pinagaling tayo dahil sa kanya lumipat yung sugat. So kung ikaw din ay humihingi ng kapatawaran sa iba, usually nililipat mo sa kanya yung sugat. Kaya kung mahal nyo ang inyong mahal sa buhay, ang inyong asawa, huwag gumawa ng bagay na kailangan ipagtapat mo later at ililipat mo sa kanya yung bigat ng inimbento mong kasalanan. Kaya nagkakagulo-gulo ang mundo. At kung mabigat ang loob, ito ang walang mintis. Lumapit sa Diyos. Lagi siyang handa. Kung may handang magpatawad ang Diyos, sapagkat charged to the cross of Jesus ang ating mga kasalanan. No? Awit, 18, 19. Kapag ako ay ginugulo ng maraming suliranin, ang wagas sa pag-ibig mo ang umaaliw sa akin. Gusto natin ang wagas na kaaliwan, pag-ibig ng Diyos ang hanapin natin. Ang pag-ibig ng tao nakakaaliw, pero hindi lagi. Ang pag-ibig ng Diyos, walang palya, laging nang aaliw. At bilang pagwawakas, puro pagpapagaan ng loob natin ang pinag-usapan. Iwasang magpabigat ng loob ng kapwa. Yan ay pananagutan ng mga anak ng Diyos. Huwag igiit ang makasarili mong layunin sa iba. Kung gusto nila na magkabakasyon, kung gusto nilang lumuwag ang schedule, huwag mong ipagpilitan, i-accommodate ka. Makuha mo lang ang gusto mo, alam mong pinabigat mo ang buhay ng kapwa mo. That is unkind. Huwag igiit at ipilit na magpa-guarantee. Pag gusto niyo magpa-guarantee, magpapapirma kayo, so, pwede mo ba akong tulungan? Pero pwede ka rin tumanggi at hindi ko isasama ng loob. At kung tutulungan mo ako, maaaring hindi ko mabayaran yan, ikaw ang mapapahamak. Sasabihin mo na agad yon, para handa siya. Huwag kayong magtitiwala sa nagpapagaranti na, magpapagaranti sana ako sa'yo, uutang ako. Eh, kayang mambayaran? Kayang-kaya! Ay, huwag kayong magtitiwala sa nasasabing kayang-kaya. Kasi may tindahan ako eh, kailangan ko ng additional na puhunan. Ang lakas ng benta. So, pag pinautang mo ako o nag-garanti ka, talagang kaya-kaya kong bayaran. No? Siyempre, huwag kayong magtiwala sa ganun. Ang napagkakatiwalaan yung, sa ngayon naman ay kaya, pero hindi natin hawak ang buhay, so kung ipagtitiwala mo sa akin yan at magre-risk ka rin, pumirma ka rito. Ganun ang tao. Pero yung ako hindi nagtitiwala mga kapatid, yung halimbawa nag-a-apply na mag-drive, kaya mo bang i-drive itong malaki ko sa akin? Kayang-kaya po. Ay, hindi ko tinatanggap yun. Yung kayang-kaya na yan, napakarami nang nasira dyan. Siyempre, ipapangako nila ang lahat, lalong-lalo. Uutang nga sa'yo, ang laki ng negosyo ko, ang lakas. Tapos mamaya, ba't di ka nakakabahay? Humina eh. Paano ngayon kayang-kaya? No? Hawak mo ba ang buhay para sabihin mong kayang-kaya yan? No? Huwag magpag-guarantee kung napapansin yung mabigat sa loob ng kapwa. Pasensya na lang kayo.
kaysa ilipat yung bigat sa kanya dahil gumaan kayo. Huwag ipasubo ang iba. May mga ganyang kamag-anak eh. Kailangan ko po sana ng libreng volunteer. Yung anak ko, hoy, Tony, oh, kailangan daw ng ninang ko ng gano'n. Ikaw i-assign. Hindi ka naman nagbo-volunteer. Maraming daw niyang kamag-anak, pahamak. Pinangungunahan ka, binovolunteer ka. Kailangan ko po sana ng mauutang. Ay, yung anak ko, nasa Saudi yung asawa nun. Halika nga dito, ana, ang pinsan mo, kailangan umutang. Nakialam na yung nanay mo. Para bida siya, no? Bida siya, pero ikaw yung napahamak, no? Huwag hatiin ang loob ng kapwa. Igalang natin yung will ng kapwa. Kahit sa bata, kahit sa matanda, may pera siya at wala, nilikha siya sa wangis ng Diyos, may sariling kalooban, huwag mo yung yapakan. Huwag mong tatanggalan ng anino ang tao. Kailangan meron siyang sariling kalooban. Palayain ang kapwa sa bigat na nagmula sa iyo. At kung kayo ngayon ay nagkaroon ng kaliwanagan mga kapatid at kayo ay nagpag-arante sa iba, naisip niyo siguro kinakabahan sila ngayon. Pwede kayong pumunta o gusto mong mabuhayin yung guarantee mo. Mag-volunteer na kayo. At para ano pa, nadinig niyo lahat ang ito? Kung sasayangin niyo lang dahil yun ang selfish motive and interest niyo, di ba? Kailangan magpagaan tayo ng kapwa. Kung alam niyo na nakakabigat tayo, magpagaan tayo. Kung alam niyo na napasubo yung mga tao na dahil sa pinilit natin siya, palayain natin siya ngayon. Sapagkat yung hinihingi natin kalayaan sa Diyos para sa atin, kailangan yun din ang kalayaan ibigay natin sa ating kapwa. Sabi ni Jesus, no? Sabi ng ganon, whatever you wish to be done for you, do to others. This sums up the law and the prophets. Ang buod ng lahat ng batas ng Diyos at pagtuturo ng mga propeta ay ito, ibigin mo ang iyong kapwa tulad ng pag-ibig mo sa iyong sarili. At gawin mo sa kanya ang nais mong gawin ng buong mundo sa iyo. At mga kapatid, meron pa tayong isang pwedeng gawin na pagpapagaan sa kapwa. Magpatawad tayo. Kung kayo ay napagkamalian, kayo yung naatrasuhan, kayo yung nagawa ng masama, therefore, the power to forgive is in your hands. Thank God that you are going to forgive and you are not the one asking for forgiveness. At ibigay nyo na yan. Sapagkat pag nagpatawad tayo sa iba, gumagaan din ang loob natin. Nakakalaya din tayo sapagkat bawat tao na hindi natin pinapatawad ay nagiging bilangguan din natin. Nagiging bihag din nila tayo. So talagang sa pagpapatawad, lumalaya ang lahat, yung nagkamali at yung naging biktima. Pagkaanin ang buhay. Diyos namin sa langit, kayo na nakakaalam ng buhay ng bawat isa, nakakaalam ng kanikanyang kabigatan na aming pinapasan. Turuan mo nga kami na hindi lang dinggin o nawain ang iyong salita, kundi sundin ito. Turuan niyo kami na palayain ang aming mga sarili at turuan niyo po rin kami magpalaya sa aming kapwa. Kung kami nagiging dominante, kami yung may kapangyarihan, kami yung may pera, kami yung mayroong impluensya, tulad mo, O Diyos, na kayo talaga ang makapangyarihan sa inyo lahat ang pera, sa inyo lahat ang impluensya, pero hindi niyo kami pinangungunahan. Binibigyan niyo kami ng fondas, especially to people we love. Magsiyasa tayo ng sarili, mga kapatid, kung tayo ang nagiging pabigat sa buhay ng iba. Kung tayo ang nagkukulong sa halip na nagpapalaya sa mga mahal natin sa buhay. Namnamin natin yung kalayaan na gusto ng Panginoon na tamasahin natin at ng ating kapwa. At timplahin natin yan sa buhay. Hindi lang ang interes natin, kundi interes din ng iba. Diyos namin, sa pagyuko namin sa iyong harapan, sa pananahimik,